Sup guys, this is VJ Villafuerte at ito ang lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa Mohr Circle. And it starts with this pipe. Now let's say na hinihigit ko pahaba yung pipe. Imagine nyo kung anong nangyayari sa particle na nasa pipe or more specifically, yung kanyang stress block. So kung ito yung pipe at magkoconsider tayo ng stress block, kung mag-a-apply ako ng tensile force F sa pipe, syempre makaka-experience din yung stress block ng normal stress na tensile. Na makocompute gamit ang formula na stress is equal to force over area. Okay, so question, habang nag-a-apply ako ng tensile force sa pipe, nakakaramdam ba ng shear stress ang stress block? Well, yes and no. No, dahil makikita nyo naman, kapag tensile force yung naka-apply sa pipe, syempre, dapat normal stress lang ang ma-develop sa stress block. Pero yes, dahil kapag iniba natin yung orientation ng block, let's say na nirotate natin siya sa angle na to, makikita nyo hindi natugma yung applied force sa na-experience na block na stress. So, para maging tugma yung direction ng force sa na-experience na stress, kailangan may ma-develop na additional stresses sa mga sides ng block. At kasama na dito ang shear stress. So, question, di ba sa unang stress block natin, madali lang mahanap yung stress? Gamit lang yung formula na to, sigma is equal to F over A. Paano naman kapag rotated na yung stress block natin? Anong formula yung pwede nyong gamitin para makompute yung bagong normal at shear stress sa side na to at sa side na ito? Doon pumapasok yung Mohr circle. Ang Mohr circle ay simply isang diagram na nagsasabi kung ano yung normal stress at shear stress ng isang stress block sa kahit anong angle na i-orient nyo siya. So, paano ba talaga mag-drawing ng Mohr circle? Bago tayo mag-drawing, may kailangan muna tayong i-establish na sign conventions. Pag sa stroke nyo nakita yung problem, ang sign convention is positive kapag tensile stress at negative kapag compressive stress. And ang orientation naman ng axis niya is positive normal stress sa right at positive shear stress pointing downwards. Sa geotech naman, baligdad lang yung sign convention niya, positive kapag compressive stress at negative kapag tensile stress. At ang pagkakaiba lang ng axis niya is yung axis for positive shear stress ay pointing upwards na. So tingnan natin ulit yung stress block kanina at bigyan natin siya ng value for its tensile stress na 80 megapascals. Ngayon kung sa stroke natin to nakita at pinapadrawing yung Mohr circle, ang una natin gagawin is i-drawing muna yung axis. So kung kukopihin natin yung orientation ng axis sa stroke, positive shear sa baba at positive normal stress to the right. Ngayon, ang next na gagawin is ipa-plot yung dalawang perpendicular sides ng stress block. Start tayo sa side na to, meron kang normal stress na 80 at shear stress na 0. So ang point dyan is positive 80 and 0. Next, ang state of stress naman sa side na to ay 0 for both normal at shear stress. So ang coordinates niya ay 0, 0. So i-plot muna natin yung 80, 0, nasan yun sa coordinate plane natin, nandito. And i-plot naman natin yung 0, 0, so origin lang siya. At yung dalawang points na na-plot nyo, yun yung magiging diameter ng Mohr circle. So once again, kung titingnan natin yung stress block, yung dalawang sides na to ay nagko-correspond sa ganitong point sa Mohr circle. At yung dalawang sides ng stress block na to ay nagko-correspond to this point sa Mohr circle. So ilista ko muna yung mga different parts ng Mohr circle. Yung mga points ng Mohr circle na nagtatouch sa x-axis ay tinatawag na principal stresses. Sila lang din yung only two points sa Mohr circle kung saan purely normal stresses lang at wala kayong matatagpuan na shear stress. So ang symbol for that ay sigma 1 para sa mas malaking normal stress at sigma 3 para sa mas maliit na normal stress. Next up, importante din yung point na to at ito yung tinatawag na maximum shear stress. So tulad ng name niya, ito yung point na kung saan pinakamalaki yung value ng shear stress. So, next question, paano naman kung pinapahanap yung state of stress kapag nirotate nyo na ng 25 degrees yung stress block? Una, titingnan nyo kung saan ba naka-reference yung 25 degrees, makikita nyo na siya ay 25 degrees counterclockwise from this side. So, ganun din yung gagawin natin sa Mohr circle. Pero may rule na kapag irorotate mo yung stress block ng this much, pagdating sa Mohr circle, twice na dapat yung irorotate nyo. So, kung 25 degrees counterclockwise ang rotation ng stress block, papunta sa Mohr circle, ito ay magiging 50 degrees counterclockwise from this point. So kung hahanapin natin yung point na yun, ito yun. Kung saan 50 degrees siya from the reference point, ang kailangan lang natin is kunin yung coordinates ng point na to. So kunin muna natin yung x value niya. Ito ay makukuha gamit ang geometry. So pansinin nyo ang length nito or yung radius ng Mohr circle ay equal sa 40. Whereas yung length naman nito is equal to 40 cosine 50. So, ang ibig sabihin, ang x value ng coordinate na to ay equal sa 40 minus 40 cosine 50. Or equal sa 14.288. Now, mas madali kunin yung y value niya. Ito lang ay 40 sine
50. Na makocompute nyo as 30.64. So there, kapag nirotate natin yung stress block ng 25 degrees, ang state of stress natin sa bagong stress block ay equal sa 14.29 na normal stress na tensile at 30.64 na shear stress. Ngayon, take note lang na ang sign convention para sa shear stress ay positive kapag counterclockwise siya with respect to the box. Next, kung gusto naman natin makuha yung state of stress dito sa side na to, ang gagawin lang natin is titingnan natin kung ano ba yung rotation from this side to this side. Makikita natin na 90 degrees naman yung rotation niya. That means kung ililipat natin sa Mohr circle, irorotate natin siya ng 90 times 2 o kaya 180. So kung kukunin ulit natin yung coordinates niya, ang x-coordinate niya ay makukuha using the equation 40 plus 40 cosine 50. At ininegative lang yung y-coordinate niya, 40 sine 50. So kung isosolve nyo yan, ang makukuha yung normal stress sa side na to ay 65.71 at ang makukuha yung shear stress sa side na yan ay same pero negative na. So ganito na yung direction niya na 30.64 pa rin. So question ulit, di ba alam na natin na dahil sa rotation ng stress block, pwede siyang maka-experience ng shear kahit na purely axial lang ang i-exert nating force. Tama rin ba yung reverse niya? Meaning kung mag-i-exert ako ng iba't ibang klaseng load sa pipe, both axial at shear, meron bang specific rotation yung stress block kung saan purely axial lang ang mararamdaman yung stress? Yeah, meron. Ito ay dahil sa lahat ng Mohr circle na makikita nyo, meron palaging dalawang points na nagtotouch ng x-axis. At itong dalawang points na to ang nagkocorrespond sa rotation ng stress block kung saan walang matatagpuan na shear stress. For example, meron kayong stress block na ganitong state of stress. Tapos pinapahanap kung ano yung rotation ng stress block kung saan wala kayong shear stress o kaya puro principal stresses lang ang makikita nyo. So familiar na siguro kayo sa stress block na to, ito yung same stress block na ginamit ko sa previous video tungkol sa calculator techniques. So panoorin nyo muna yun kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko yung video sa taas kasi i-skip na natin yung paggawa ng Mohr circle at diretso na tayo sa next step. So ito yung na-generate natin na Mohr circle. Take note nyo na geotech na yung subject natin at ang ibig sabihin nun is positive na yung compressive stress. So ang next step na gagawin nyo is ipa-plot nyo muna yung dalawang sides sa mismong Mohr circle. So simula tayo sa side na to. Ang coordinates ng point na to ay 60, positive, 10. So nasaan yung 60, 10 sa coordinate plane na to? Nandito siya. At kung kukunin naman natin yung coordinates ng pangalawang side, ito ay magiging 40, negative 10. Kung ipa-plot naman natin siya sa Mohr circle, ito yung point na yun. So recap lang ulit, ang dalawang sides sa stress block na to ay nagkocorrespond sa point na to sa Mohr circle. At ang dalawang sides naman na to ay nagkocorrespond dito sa point na to. Ang next yung gagawin is i-coconnect yung dalawang points together para ma-form yung diameter ng circle. At titingnan nyo kung anong rotation ba yung kailangan para mapunta yung point na to sa isa sa mga principal stresses. So, anong rotation ang kailangan nyo para maparotate yung line na to papunta dito? Ang inahanap natin is kung ano yung angle na ito. So, madali lang kunin yung angle na yan. Kunin nyo lang yung distance na to. Ang distance na to ay equal sa 10 simply kasi ito yung y-coordinate ng point na to. At ang distance na ito ay equal sa 60 minus 50. O kaya equal din sa 10. 10 yung vertical niya, 10 yung horizontal niya. Ang ibig sabihin nun, ang angle na nage-generate ng line na to ay equal sa 45 degrees. Ngayon, from this point, magro-rotate ng 45 degrees clockwise para makapunta sa principal stress. Pag itra-translate nyo yan sa stress block, ang 45 degrees nyo ay magiging 22.5 degrees. Kasi di ba kung maaalala nyo, ang translation from stress block to Mohr circle ay idodoble dapat yung angle ng rotation. So, nalaman natin na from this point, 60,10, kailangan nyo mag-rotate ng 45 degrees para makapunta sa principal stress. Ang ibig sabihin nun, sa stress block, yung plane na to, yung 60,10, kailangan nyo mag-rotate ng 22.5 degrees clockwise para makapunta kayo sa principal stress. So kung i-rotate natin yung stress block na to ng 22.5 degrees, ganito yung magiging itsura niya. At yung 60,10 na stresses, kapag i-rotate nyo siya, magiging principal stress na 64.14. So ang magiging state of stress ng side na to ay 64.14 na purely normal stress lang. At kung titingnan naman natin yung kabilang side from 40 negative 10, kailangan nyo rin mag-rotate ng 45 degrees para makapunta kayo sa principal stress. Similarly, sa stress block, kapag i-rotate nyo yung 40 negative 10 na to,
ng 22.5 degrees, ito ay magiging 35.86 megapascals na purely normal stress lang. At ito na yung sagot sa second question, kapag i-rotate nyo yung stress block na to ng 22.5 degrees, makukuha nyo yung bagong stress block na ito na purely normal stresses lang at walang shear stress. And yun na lahat na kailangan nyo malaman sa Mohr Circle. So para ma-practice pa kayo, sa end screen ng video na to magpapalabas ako ng isang problem tungkol sa Mohr Circle. Nandun na rin yung answer at try nyong isolve on your own gamit yung mga natutunan nyo sa video na to. And kung may mga friends pa kayong nahihirapan sa Mohr Circle, ishare nyo yung video na to sa kanila sa Facebook para mas marami na rin students at board exam takers ang matulungan ng video na to. And syempre, subscribe na rin kayo sa channel for more videos on engineering. So abangan nyo na lang yun, okay? Thanks for watching!